Tinanggal sa puwesto ang Hepe ng Marigondon Police Station sa Lapu-Lapu City nang madiskubre ang POGO hub sa kanyang nasasakupang area. Yan at iba pang balitang dako, hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mahingod to Cheryl, sibak na sa puwesto ang Hepe ng Marigondon Police Station na si Major Judith Besas dahil sa pagkakadiskubre sa isang POGO hub sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Kasabay ng relief order na ibinaba ng Central Visayas Regional Police Office, pinasasagot din si Major Besas kung bakit hindi niya alam ang pagkakaroon ng POGO sa kanyang lugar at sa isasampang kasong administratibo laban sa kanya. Patuloy naman ang search operation sa iba pang mga building sa loob ng Tourist Garden Hotel na nauna nang narinig ng PAOK o PAOK noong August 31. Tinignan ng NBI Region 7 ang mga computer, resibo, gadgets at iba pang mga dokumento sa loob ng 5 building sa compound ng hotel. Inihold din ang 12 sasakyan na nakaparada doon na pinaniniwala ang pag-aari ng POGO operators. Doon nakita ang ilang gadgets at mga computer kasama ang mga damit. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, isinailalim na ang probinsya ng Bohol sa state of calamity dahil sa mataas na kaso ng dengue. Aprobado ng Bohol Provincial Board noong Martes ang rekomendasyon ng Provincial Anti-Dengue Task Force para maagapan ang mga kaso na 451% higher kumpara sa nakaraang taon. Nasa 5,839 cases ang dengue sa Bohol mula January hanggang August 24 ngayong taon. May 14 na nasawi dahil sa dengue kung saan 8 sa mga ito ay nangyari nito lang Agosto. 3 ang patay sa Tagbilaran City, 2 sa Inabanga at 1 sa mga bayan ng Anda, Getafe at Ubay. May natala ding 17 mga bayan na matataas ang kaso ng dengue. Ayon sa Regional Epidemiological and Surveillance Unit ng DOH-7, ito na rin ang pinakamataas na kaso ng dengue sa probinsya sa loob ng 5 taon. Maghahanda na ang provincial government na pagbili ng 5.3 million pesos na mga IV fluids at dengue testing kits at puspusan na ang kanilang kampanya sa paglilinis ng kapaligiran. Tinaasan na rin ng probinsya ang bed capacity ng iilang mga district hospitals nila para sa mga dengue cases. Ito pang isa, Cheryl, nag-alok ng 200,000 pesos na pabuya si Bohol Governor Aris Omentado para sa makapagbigay ng impormasyon sa boatmen, tour guide at turista na nanira sa corals sa Virgin Islands sa Panglao. Yan ay matapos mag-viral ang banyagang mga turista na nagbandal sa corals sa Estaca snorkeling site. Kita sa video na papakanta-kanta pa ang turista habang lumalangoy malapit sa mga corals at mga isda at hinawakan pa ang mga ito. Nagbigay din ng pagkain sa mga isda. Saka kiniskisan at nagsulat sa isang coral ang kasamang local diver ng mga turista. Nilapitan at tila hinawakan pa ang isang sea turtle ng mga turista na ipinagbabawal ng mga LGU. Sa ngayon, natukoy na ang ilang kasamahan na tour guides ng mga banyaga. Pinasara muna sa publiko ni Panglao Mayor Edgardo Arcay ang Estaca snorkeling site sa Virgin Island para ma-check ang mga nasirang corals. Mokinig ang mga balitang dako sa Cebu o Central Visayas. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.